Arestado ang babaeng kinilalang si Charito Fernandez matapos umanong tangkain at tangayin ang isang batang 3 taong gulang sa Dagonoy Street, Santa Ana, Maynila kagabi. Naalerto ang ama ng bata nang marinig niya ang iyak ng anak. Kwento ng ama ng bata, bumili si Fernandez sa kanilang tindahan at hindi nagbayad. Matapos nito, binuksan daw ni Fernandez ang kanilang pinto at hinatak ang bata para itakas. Agad akong bumaba, nakalabas na sila ng pinto. Yung pinto namin na bakal, nakalabas na sila. Tapos yung bata pumipiglas, umiiyak. Mga more or less 5 meters ang nalayo niya sa pinto namin. Inagaw ko yung anak ko. Tumakbo ang suspect. Pumasok sa isang bahay kung saan nakapagpalit pa ito ng damit. Pero nang mapaalis siya sa bahay, doon na siya inaresto ng mga otoridad. Ang sabi ng ating suspect, dinadala niya sa isang white van. And doon hindi na niya alam kung ano ang mga nangyayari doon sa bata. Tapos magkano raw po yung nakukuha niya in return? Ang nakukuha niya is 20,000. Pabago-bago naman ang naging sagot ni Fernandez nang tanungin siya ng media. Meron ka ba mga kasamahan sa pag-kidnap? Hmm. Sino yung mga kasamahan mo? Sila. Sino sila? May grupo kayo? May grupo. Tapos magkano binabayad sa'yo pag may dala kang bata? Wala laking pera. Wala pa akong kinidnap. Kinukuha mo yung bata tapos, ano dadalhin dapat? Sila may nag-indap sa akin. Kinidnap ako. Ang batang biktima, ipapacheck up ng mga magulang dahil sa trauma na kanyang dinanas. Wala naman pong dinadaing na, ano, na masakit. Ano lang nung una, tulala, nervyos, nakayakap sa akin na mic pit na nanginginig, ganon. Nung tinanong siya, sino ba yon? Sabi niya, hawak daw yung kamay niya, ginaganong-ganon siya, hinihila-hila siya. Iimbestigahan daw ng mga pulis kung may kinabibilang ang sindikato ang suspect at kung ilang bata na ang kanyang nabiktima. May nakalap kasing post sa social media ang mga pulis noong isang taon na nagbababala kaugnay sa babaeng nangunguha umano ng mga bata. Hindi tinanggi ng suspect na siya ang nasa larawan. Doon sa mga magulang, bantayan nilang maigi yung kanilang mga anak. Pagdusahan niya yung ano, ginawa niya. Ingat po, doble ingat po. Huwag niyo papabayaan sa labas yung mga anak natin, mga anak niyo. Maarap ang suspect sa reklamong attempted kidnapping. Von Aquino, GMA News.